Kaugnay po niyan, kausapin natin ang alkalde ng Pola Oriental Mindoro. Magandang morning at welcome po dito sa Sakto Studio, Mayor Jennifer Cruz. Hi, Mayor. Hi, good morning, Jeff. Good morning sa lahat ng nanonood. Magandang umaga po. Mayor, nandito kayo sa Maynila ngayon dahil sa nangyaring Senate hearing. Salamat po at napadaan kayo at nabisita dito. Oo, kahapon. Siyempre, first time ko na malayo ha, yung may-ari ng barko. First time kong nakita siya ng malayuan. Uh-oh. And yun yung first time din na... Nakapag-usap ba hindi kayo? Kami nakapag-usap. Nanginaya nga ako. Hindi ko nakausap kasi sobrang busy din. Mm-hmm. And kailangan isa-set sana namin na kasama si Gobernador at yung ibang mayors para at least makausap namin ng personal. Uh-oh. Hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Ano po yung, kumbaga, nagkaroon na kayo ng pagkakataon, ano po yung mga gusto niyong sabihin o itanong? Doon po sa may-ari. Una-una, itatanong ko sana sa kanila, bakit ang tagal nilang mag-respond sa amin? Nung unang kailangan namin sila, bakit hindi sa pumunta? Bakit nung humingi kami ng tulong, yung spill boom na hiningi namin sa kanila, hindi kaagad nila na ibigay kasi gusto namin maprotektahan yung mangroves namin. Mm-hmm. And ano yung ilalatag nila para sa bayan ng Pola na kailangan namin, yung livelihood na nasira, yung aming kalikasan na nasira. Syempre, yung sobrang mahal na mahal namin na 7 sanctuaries ng Pola na marine protected areas. So ano yung plano talaga na for Pola? So yun yung gusto kong marinig sa kanila. Mm-hmm. Mayor, sa punto pong ito, syempre tuloy-tuloy naman yung ginagawa po ninyong clean up. Pero gano'n na ba siguro kalawak yung assessment po ninyo ng talagang matindi yung naging damage nitong langis? At kahit po tuloy-tuloy yung clean up ninyo, parang babalik-balik, pa, diba? Bumabalik kasi clean up ngayong araw, bukas meron na naman. Sobra. Mm-hmm. Alam mo, Jeff, yung 11 barangays natin na coastal area, yun kasi is 47 kilometers. So yung water natin doon, yung water area natin, hindi ko mas alam kung gaano kalaki yun. Pero sobrang laki na ng damage ng bayan ng Pola. Kasi hindi na nga makapangisda yung ating mangingisda. Wala na rin pwedeng manisid kasi namatay na rin yung ibang namamatay na rin yung mga pusit, yung ibang isda namamatay na rin. Even yung turtles, no, umaalis na doon na sobrang mahal natin yung mga kalikasan natin. So, para paano, hindi na namin alam kung saan kukuha ng hanap buhay yung mga mamamayan ng bayan. Wala nakatira sa coastal area. Kasi yung affected area nga, sobra lahat. Lawak. Malawak na siya. Sobrang lawak na siya. Yung 533 hectares na mangrove areas natin is affected na lahat. At syempre po, nabanggit po ninyo yung epekto, syempre hindi lang sa kalikasan, pati rin po sa livelihood ng mga tao, lalo na po sa aspeto ng turismo, lalo't sobra. Yung Pola, may napakagandang white sand beaches, parang Malaboracay nga, yes, di ba, Mayor? Paano po yung mga business owners po natin doon, syempre yung mga, kahit po yung casual resort workers owners, na nakaasa sa turismo, mga bisita? Sobra, Jeff. Kasi maraming nag-cancel na. Sobrang kawawa yung mga resort owners. Wala na talaga silang ibang... nag-cancel lahat, halos. Hindi halos, and lahat na talaga nag-cancel na. Lahat nag-cancel ng reservation. Ng reservation. So, papaning kita nila? Nawala talaga. Ngayon, pa-peak talaga kasi Holy yung... Holy Week. Holy Week na yun yung inaasahan namin. Nakikita ka after ng COVID time. Ito yung medyo makakabawi na yung mga resort owners. Ngayon, wala lahat yun. Mm-hmm. Kasi nasa 21,000 na tourist ang mga pumupunta. Pa-increase ng pa-increase kasi yun eh. Ngayon, wala talaga. Pumupunta ngayon doon para siguro mag-check anong meron na oil spill. Mm-hmm. Pero palagi naka-face mask. Well, hindi, alis din kaagad. Wow. Yung mga ibang pumunta, nakikiusisa lang. And syempre, yung mga reporters nandoon para i-check kung ano yung nangyayari. And yung mga Japanese nandun, syempre. Pero hindi sila nakastay doon kasi hindi yata sila pinayagan na magstay kasi hindi pwede maamoy ng matagal. So, paano sila magstay doon? So, wala talaga. Wala kaming kita ngayon. Paano po yung mga mangingisda naman po din na umaasa, nabanggit po ninyo, yung mga pusit, mga isda na apektuhan na. Oo. Sa ngayon may ayuda po, pero hanggang kailan po? Hanggang kailan? Hindi pwedeng palagi kaming aasa sa gobyerno. Sabi ko nga, ang Polenyo naman ay masisikap, mababait, and
maghahanap talaga kami ng alternative na programa para sa kanila. And kami naman as local government, alalayan natin hanggat kaya natin, pero hindi kakayanin ng budget, no, Jeff? Mm-hmm. Napakaliit ng budget ng local government. We only have 600,000, no, dun sa QRF natin. Paano namin masustentuhan sila? So, kailangan namin mag-isip ng alternative na programa para sa kanila na livelihood programs ito. At kailangan siguro ng national government na tulungan kami para at least bigyan kami ng idea ano pang alternative para sa mga mangingisda. Kasi would you imagine 4,800 ang aming affected families, and kalahati noon, Jeff, ay Fisher Fox. Mm-hmm. In fact, nagkipag-usap sa kanila, alam mo, umiiyak. Naantig yung puso ko kasi hindi ko lang naibigay sa inyo yung video, no? Habang kausap ko sila, umiiyak sila kasi paano nga naman yung nag-aaral na nila na kolehiyo? Paano na masustain yung pambayad sa school? Paano yung buhay nila? Paano yung pamasahe ng estudyante papunta sa school? Mm-hmm. Hindi naman pwedeng utangin yung pamasahe sa tricycle. Kasi syempre, nagbabayad din yun. Yung ng aspeto ng ayuda na hindi nakokover. Hindi makokover kasi yun eh. Siyempre, hanggang kailan yung programa ng national government? Kahapon, Mayor, nakausap namin yung UP Marine Institute. Ang sabi nila, may mga senaryo na pag ganito gawin, may 1 to 3 years na pwedeng matapos na itong pag-clean up. May senaryo na 3 to 5 years pag ganito naman yung ginawa. Pero ang mahalaga doon, taon eh, yung dulo. Alam mo, Jeff, yung kinakatakot namin, sobrang takot kami doon kasi habang naririnig namin yung mga news at yung ina-interview yung mga experts, parang nawawalan kami ng pag-asa na ganun pala katagal. Nahihirapan, lalo kami nagagalit doon sa may-ari na ano yung plano nila? Kasi ganito pala katagal, 1 year, o 2 years, pagpalagay, kahit nga 6 months, Jeff, yun yan, 3 days, matagal na sa amin kasi hand to mouth yung ating mga Fisher Fox. So, sobrang hirap para sa aming mamamayan ng Pola. And ako as punong bayan, alam mo, sobrang hirap ako kasi pag nakikita mo yung mamamayan mo na walang, pupunta sa iyo na walang makain, Mayor, paano po, papasok po yung sa school yung mga bata, wala pong ano, walang makain, paano po yung pamasahin ito? Siyempre, biglang nandyan naman yung, alam mo, thankful kami sa DSWD, DNR, siyempre, sa DOH, kasi nagbibigay ng mga kaukulang lunas para sa mga may sakit natin na affected ng oil spill, and siyempre, yung ating DOLE, yung TUPAD program, sa mga senador na tumutulong sa atin. Pero hindi pwede natin na palaging asahan sila. Kailangan natin talaga mag-isip ng alternative. Sa ngayon, wala pa po tayong naiisip or pinaplano ng mga pwedeng gawin ng mga alternative na livelihood programs. Pinag-iisipan natin. Pinatawag ko nga yung isang staff natin na magaling doon sa livelihood programs at yung alternative na programa para sa kanila. And ilalatag sa akin nila by Monday at makikipag-usap ako sa Fisher Fox. And yun ang ihingi na namin ng budget para hindi palagi kaming nakaasa. Masustainable sa kanila na hanap buhay. Opo. Yung may-ari, may naasahan po ba kayo na dapat Hindi na kami umaasa eh. Kasi, bakit? Baka kasi antagal eh. Baka mamaya, sabi nga nila, walang permit or baka hindi makakuha talaga, makaklaim sa insurance sila. So, tapos mahirap. Kumaga, yung barko, I've heard na parang loan lang din yung barko. So, hindi namin alam kung ano ba yung papaniwalaan namin. Pero, syempre, ito ay pagkakamali nila, gawa nila ng paraan. Yung mga naapektuhan at nasirang kalikasan, gawa nila ng paraan. Kasi, dapat liable silang lahat. Diba? Kung sino man yung may-ari na yan, pag-isipan nila kung paano nila gagawa ng paraan at tutulungan ang mamamayan na bahay ng Pala. Nakaset na po bang meeting kayo? Wala pa? Wala. Oo, wala yung may-ari. Kasi siyempre, ang dami yung tanong, I'm sure. Ang dami. At hindi lang po kayo, yung iba pong punong bayan at iba pang government officials, usap-usap na po ba kayo? Oo, kasi sabi nga nila, siyempre ako yung most affected at palagi nilang pinapakinggan yung mga suggestion natin. And palagi kong sinasabi sa gobernador na ito gob ang kailangan ko. That's the reason why nagtayo ka agad ako ng task force to investigate it. So parang ako yung umaasa na sana gawa ng paraan at ayaw din naman natin na badamay pa yung iba. Sabi nga, pag naiba yung ihip ng hangin, sana hindi nila maranasan yung mga sinasabi ko na
ang hirap ng nararanasan namin. Sana yung ibang bayan hindi maranasan yung nararanasan na bayan ng Pola. Mm. Sana wag na. Yung iip ng hangin baka mapunta sa iba. Mapunta sa Batangas or mapunta sa Puerto Galera na napakaraming tourist doon. Mapunta sa Calapan City na kung saan dumadaong ang barko natin. Sana hindi na makaranas yung mga ito ng nararanasan. Kasi yung barko ay nasa bayan ng Pola. Nandoon ngayon yung barko na kung saan sabi nila, hindi pa daw yun yung talagang oil na nanggagaling doon sa tanke, doon sa mismong 800,000 liters. Sabi ko, saan ang galing yung iba? Diba? Mm-hmm. Parang ang dami naman kung galing lang sa makina. Mm-hmm. So, question kasi yun. Uh-oh. Na hindi pa pwedeng masagot ngayon kasi wala pa yung ROV na tinatawag nila yung robotics na para kailangan makita para makita yung ilalim ng barko. Uh-oh. So, wala pa yun, Jeff. So, naghihintay pa rin tayo. Pero sana nagbigay ako ng timetable na 10 days and after 10 days, we'll file the case against them. So, balak nyo na po nga sampahan ng 10 days, may ganong yes. Taning. Kasi binuo na namin yung task force, kailangan na namin ayusin at intindihin ito. Kasi yung 10 days ay matagal. Meron silang 23 days after, di ba ngayon 14 days pa lang yan. Pang 14 days o 24 days na. So, 10 days, nag-start kami 2 days ako. So, kailangan nilang gawa ng paraan ito lahat. Panghuli na lang po, Mayor. May gusto po ba kayong mensahe po sa inyong mga siguro kababayan na nakikinig at apektado po nitong oil spill? At syempre, yun din po yung tanong, nag-aantay ng sagot. At umaasang sa inyo po, maririnig yung sagot na yun. Ano po ang mangyayari sa kanila? Sa mamamayan ng bayan ng Pola, sa lahat po, dandaan lang po tayo, nandiyan naman ang siyempre, lahat ng national government ay tumutulong sa atin. DSWD, nandyan ang DOH, nandyan ang DNR, nandyan ang DOLE, yung TUPAD program sila, nandyan yung ibang senador na tumutulong sa atin. Hintay-hintay lang tayo, pero siyempre, huwag masyadong umasa. Again, alam ko na ang Pulenyos ay masisipag at mababait. Hintay, kung may tumulong sa atin, okay, good for us. Pero kung talagang tayo ay walang tutulong hanggang sa huli, hanggang sa dulo, dahil tayo naman talaga ang maghahanap kung anong kailangan natin sa pang-araw-araw na hanap buhay. Nandito lang ako nakaalalay sa inyo. Gagawa natin ng paraan yung mga livelihood programs sa bawat barangay na alternative para sa mga ating fisher folks, lalo na sa mga sa tabing dagat. Kailangan mag-face mask po kayo. Hindi pwedeng magkasakit tayong lahat. Kailangan paingatan ang ating mga sarili kasi hindi namin kakayanin na kayo ay puntahan everyday para puntahan ang MHO natin at gamutin everyday. Mag-ingat lang po yung mga matatanda, lumikas muna kasi hindi pwede kaming palaging magsasabi everyday, huwag munang matigas ang ulo, makinig muna kay Mayor. So sa inyong lahat, maraming salamat. God bless and huwag mawawala ng pag-asa. Magdasal lang po tayong lahat. Thank you po, Mayor. I'm sure marami po ang hindi po naiinggit sa position po ninyo. Hindi, huwag kayong inggit. Siyempre sa mga Pulenyo po na talaga laki yung hamon na hinaharap sa hindi lang po ngayon, sa mga susunod pang buwan at taon dahil nga po sa lawak nitong pinsala. Mayor, maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin. Thank you, Jeff. At good luck, Mayor. Thank you, Jeff. Sana matapos na. Sana okay. Po. Thank you po. Yan po si Mayor Jennifer Cruz.